Topic natin ngayong araw na ito ay mga problema sa health o health problems o mga sakit dahil sa stress. So ito nga ho, pinapakita natin ano. Pag stress tayo, pwede ho tayong ma-high blood, pwedeng ma-heart attack, ma-stroke, mas lumalala ang diabetes, mas tumataba, may problema sa pagkain, problema sa tiyan, pinaka-common, bakit laging masakit ang tiyan natin, may mga irritable bowel syndrome, mas nakakalimot, hindi magkaanak, tapos problema sa pagtulog, tapos makikita nyo mas allergic sila, mas may eczema, so nakikita din sa ating balat. Tapos lahat ng kirot, kirot sa ulo, leeg, batok, back pain, lahat po yan, maaring ang problema o ang health sickness ay dahil sa stress. Ngayon, kaya ko po tinapik ito, kung yung pasyente ay nadala sa doktor, kasi nakita po nila, lahat ng mga ER visits, tsaka yung bisita sa doktor, ay may problema pala yung pasyente. Kaya siya nakakaramdam ng mga iba't ibang mga kirot, iba't ibang sakit. So sana po kung tayo yung kamag-anak, kapatid ng mga pasyenteng ito, humanap din tayo ng solusyon dun sa kanilang problema. Nakita nyo, ano? Paano naaapekto ang buong katawan? Maaari kong lagi sumasakit ang ulo, tension, headache, or migraine dahil sa stress. Mas tumataas ang blood pressure, nagkakapalpitasyon, mas mataas ang cholesterol dahil din ho sa stress. Hindi ho matunawan, hindi maabsorb ang kinain, lahat ho ng problema sa tiyan. Irritable bowel syndrome, yung mga GERD, yung mga reflux, lagi silang hilo, parang nasusuka, tapos either sobrang taba sila or pumapayat dahil po sa stress. Ngayon ho, nakita nila, dahil sa paglabas ng cortisol, napipigilan yung insulin. Kaya yung mga diabetic patient, mas tumataas ang kanilang sugar. Mas mahina rin ho ang immune system ng mga taong may stress. So, mas nagkakasipon sila, mas matagal gumaling yung kanilang trangkaso. Kasi apektado din. So nakita nyo ho, buong katawan apektado ng ating stress. Blood pressure, isa yan sa nauunang lumabas na sintomas o senyales tsaka palpitasyon. So hindi ho tayo makalaban dun sa mga sakit, kaya nga weakened ang immune system natin. So napakarami ho na nagiging problema, pati sa balat, yan, nagkakaroon ng eczema, mas lumalala yung hika, mas depressed, mas may anxiety o may kaba. So lahat ho yan nararamdaman ng isang taong very stressed. Tsaka nakita rin nila mas mabilis tumanda, tsaka minsan mas nauuna pa silang mamatay, lalo na yung mga tao na may inaalagaan na malubhang sakit. Very stressful ho yun. So sana kung matutulungan natin yung mga pasyenteng yun. Napansin ko nga ho yung nadala sa ER. Pag tinanong nyo yung kanilang history, meron silang mga bagay na pinoproblema. So sana dun sa mga may sakit, meron na ho silang sakit at na-stress pa. So masolusyonan yung problema nila. Meron din ho mga pwede nating gawin para matanggal yung pang-araw-araw nating stress, kasi parte na ho ng buhay yan. Halimbawa, ehersisyo, meditasyon, mas kumain ng healthy, wag yung mas tataba pa kayo kung kailan kayo stress. Maghingi ng suporta sa magulang, kapatid, kaibigan. Tapos mas umattend tayo ng mga social activities. Kung merong mga religious activities sa lugar nyo, mas mag-attend tayo. Kasi yun lang ang paraan para maka-cope up. Kung ang isa pang pag-coping up, kung hilig nyo ho yung gardening, cooking, o baking, makakatulong sa inyo, gawin nyo yan. Maging mas mapagpasalamat tayo. Yung mga doktor na kung saan pwede tayong mag-consulta, yung mga internal medicine doctors, para makita ano ba talaga yung inyong sakit. At pwede nyo hong ilabas kung ano man yung problema o nagkakos ng inyong stress. Baka ho yung mga problema sa trabaho, pamilya, yung mga matagalang sakit. Lahat naman ho yan, makakahanap ng tulong o solusyon. So gawin ho natin. Maraming salamat ho.